O ayan, o Republika ng Pilipinas, may nakakita ko dito. Ito yung piso dati. So we're here now sa may Yapo Center Station ng train station. So in this video is papunta ngayon tayo sa may Davidka Station, which is titingnan natin doon yung ukay-ukay na binibenta nila doon every Thursday from 10 to 4 or 9 to 4 PM. So halika, tara, mag-ukay-ukay tayo. Kabababa lang natin ang train station dito sa may Davidka. Only one station lang coming from dun sa may Yapo station. So, narito na ngayon tayo sa may ukay-ukay ng Jerusalem dito ulit. So, from my last vlog is yung flea market. So, I think dito rin ngayon yung flea market na binilag ko. So, ngayon, this time is ito yung version ngayon na mas madami ngayon na nagtitinda ng ukay-ukay na iba't iba. So, ipapakita ko. Tara, halika. Tutor ko kayo. Did Amy over it? So yun, bibili siya ng camera. Tapos may mga kabibi, lumang lighter, kutsara, tapos yung mga lumang relo, pero wang ko. Kutsara. Yung mga lumang kutsara, lumang libro. Lumang ashtray, mga kwintas, lumang kutsara, mga pin, tsaka mga lumang barya, dreidel, yung mga kopita nila at itong mga kanilang mga hanoka, kanilang mga menorah. Yan, menorah yan nila, mga old pero talagang antique naman, mga palamuti. Mga travel buddy, so ayan, magtitingin tayo dito ngayon. Yung mga iba, diba? So doon, iba-iba talaga dito ng ukay-ukay. So tuwing Thursday. So yan. Ang gaganda ng mga sa ukay-ukay. Every Thursday, guys, mga kabadis. Ang cute, oh. Ayan, mga ganan sila. No photo here, okay? Tapos lumang coins. Oh no, puto to sa kabila, pero hindi mo ako kung ito yung minora, tapos maraming palamuti. Tapos ayan, oh, mga ano yan, oh guys. Sabi nila no, puto to sa kabila, tapos ito yung mga lumang money.
old money. Yung mga nag... May ganun ang alaga ko. Yun yung silver, tsaka yung may ano. May ganun si Lolo. Dami, oh. Tapos yung mga old coins. Yung mga collector ng mga coins. Dami, mamimili ka, guys. Diyos ko. Tapos dito mga postcards. Yan, mga ano to. Oil. May ganyan ako. Tapos ito, ang cute, oh. Mga Lucky Charm siguro yan. Mga bato. Ang dami. Mamimili ka ng mga postcards. Iba-iba. Mga postcards. Post dito yan. Iba-ibang mga bato. Пауки я и заказывал девчонке, я говорю, все, все комплекты, что-то будут у тебя, все нам. Это уже все, что осталось. Мы 15, где-то 14 комплектов. Yun po, oh, yun na guys, yung mga ano yun. Tapos dito mga, ewan ko kung mga tunay na silver yan. Pero mostly nagtitinda dito yung mga Russian. Mga Russian. Tapos yan o, oh, yung may mga mahilig dyan sa mga coins ko. Yung mga ganyan, mga sing-sing. Ang cute o. Oh. Ang dami mga yun, mga silver na. No? Old frames and photos. $10 to $15 nakalagay. Mga figurine, kung ano-ano man. Candelabra. Yan, mga friends. Style naman dito, friends. Tapos mga old books. Yan, mga walls. Dito, mga... 10 shekel lang yan. Ito, 20 shekels. So, yan, yan. Ewan ko kung ano yan. Hindi naman yata yan tunay na gold. Hindi yan tunay na gold. Obet. Yun, matay misrim daw yung piano. Oh, ibig sabihin gumagana pag misining oven. So ito yung mga porcelain, yung mga porcelain o mga handmade plates. Mga handmade plates and etc. Tapos yun, oh. Hindi ko alam kung tunay yun, pero mga old cars. Tapos yung mga dolls. Yan yung mga dolls. Ang kukito mga dolls. Tapos ito yung mga devil eye or blue eyes. Buenos dias! Buenos dias! Can I take a video of this? This is devil eye or blue eye. Yes. Yan, mga rep magnet natin. Iba-ibang klase ng rep magnet. This one is still rep magnet. So this one is 10 shekel. 10 shekel. How much is this like this? All magnets are 20. Ah, this one? All them 20 shekels you got. 10 shekel piece, 5 shekel piece. If I forget you, through some camera over here. So, 20 shekel daw yung perang ito. So, ito yung Israel Ma coins, which is 5 shekels. So, pinagbibenta niya ng
housewarming blessings for your house. Yes, yes. This one for this one? Yeah, that's translated in Hebrew. May your house be safe and everybody in your home be healthy. And this one is for house. This one. This one also. Also this one. Kaso walang, openers, kaso walang, of Israel. Kaso walang English, guys. Kaya yun. Ang cute nito, oh. Yan yun sa ano sa Russia yung ang tawag na nakalimutan ko na. Ito candle holder. Alfwood. How much is that? How much is that? Set. Ah, it's set. Yeah, it comes together. Entire. Yes. Okay. Set, candles. Okay. So both of this candle holder is 160 shekels. Ang daming namimili din, oh. Talaga naghahanap sila doon. Ito yung sa lalagyan niya ng tinapay. Pag sila'y kakain during Shabbat, ito yung lalagyan ng tinapay. Mga old books, mga porcelain plates, mga handmade plates, yan, handmade plates yan. Mga old cell phones, ang dami. Tapos ito yung, yan, panlagay sa pinto. Old books, ito yung mga old. O yan, oh, it's working. Lahat mga relo. Kamu ada dapat kafe? Ito lalagyan ng kandilo. Maganda sana yung kay Lolo. Lalagyan ng kandilo. Mga bato. So yun, nabili na yun. Yan. Pati itong lumang electric fan. Itong dalawang kabayo. Yan, mga panlagay sa pinto. Talaga lahat mga old. Ang sarap mamili kung may pambili talaga. Wow. Ang lumang alak. Sarap na yan. Mga sinaunang pulseras. Tapos ito naman, puro mga handmade yan lahat. Ang cute. Oh, yan, oh guys. Oh, puro mga handmade yan lahat. Mga stitch-stitch. Ito sa mga puppet na yan, oh. Ang gumagalaw yan. Nice obra. These are all handmade. Handmade talaga siya lahat yan, oh. Ang cute. Tapos ito naman. Ewan ko kung nag-work yan. So ito from my last vlog is, in-explain ko dito yung wooden, ito yung wooden art. Lahat yan. So yung lalaking yon sa last vlog ko yon. Nagtitinda pa rin siya dito hanggang ngayon. Ito yung lumang makinalya. Yan, lumang makinalya. Tapos yung mga copper natin at saka mga lumang timbangan narito. Yan, yung mga lumang timbangan.
Ang kukit. Oh, tapos may pusapang maliit. Mga lumang timbangan, oh guys. Oh, yan mga old photos. Tapos dito mga old money bato, money bato. Yan o. Oh. It's the Fahaya Pauche Katan Ahum. Yan o. Oh. It's the Fahaya Tikize Katan. Mga lumang pera. Yes, they stay the court high people. The very poor. Chamba, pina. Kung anong pera to? O ayan o, Republika ng Pilipinas, may nakakita ko dito. Ito yung piso dati. Yan o, ito yung piso dati kung tutusin. Ano kayang year to? Jose Rizal o, Republika ng Pilipinas. Piso? How much is this? 15 shekel? 150. 15. Ah, 15 shekel. Kamis esre. So ito daw kamis esre na agad to. Mabibili na kami. Masika to. No, this money is for the Philippines. That's yes. So I saw it. It's 1 peso. I didn't see this one before. So this one is the old 1 peso. 1 peso. Pisong papel. Itanong ko lang kung kailan itong takon. 1898, pahayag ng kasirinlan ng noong Hunyo 12, 1898. 1898 pa siya yung perang yun. Hindi ko na lang siya bibilihin, guys. Pera ng Pilipinas, kung tutuusin, kung makakapagbenta ba sila na yung pera ng Pilipinas pa. So, as of today, nakakita tayo ng pisong papel. Pisong papel. Wow! Nakakita tayo ngayon dito ng 1 piso, which is ito. Yung 1 piso, which is yung kay Apolinario Mabini. Bakit may 1 piso ng Apolinario Mabini? 1949. Tapos mayroong 2 pesos din dati. Kaso yung 2 pesos nakakahalaga ng 100 shekels or 180 shekels. Mahal. So yun, meron pala ngayon ko lang na nalaman na meron palang 1 peso na papel. Ngayon ko lang nalaman at saka 2 pesos na papel. So ayan, meron pa rin ako dito nakita. So mura-mura pa to. Yan guys. So ito yung 2 pesos, kaso kamahal, 50 shekel na agad yung mga pera natin. Tapos, ang mahal, ngayon ko lang nalaman na meron palang ganyang 50 shekel na lang, 50 shekel pala yung gano'n na agad, itong gano'ng 1 peso. Apolinario Mabini pa dati.
Yan o, oh, ano ba itong mga perang to? $10,000? Diyos ko, puro di. May pera ba akong ganun? Kadis, ngayon ko lang nalaman sa paglilibot-libot ko doon sa Ukay-Ukay is nakakita ako ng 1 peso o 1 piso na money bill at saka 2 peso money bill. Ngayon ko lang nalaman, so 1848 at saka 1949. Then yung 1 peso pa dati is merong Apolinario Mabini at Jose Rizal pa ang nakalagay na pera. So ngayon ko lang siya nalaman. So guys, I hope na nagustuhan niyo yung video ko. Okay, so thank you mga kabadis. At ako ay gogorables na at ako bibili pa ng pabili ng alaga ko. So thank you so much.